ito yung mga gamit ko ng sa pagtato. Ito kasi ang liit yung pedal na ito, kaya tinatamad kong gamitin ang liit. Pag apakan ko baka mababasa. Mas gusto ko yung ganitong makina, machine, dahil spring kisa yung bago back, kisa yung mga bago ngayon na ganito na iganyan mo. Mas gusto ko nito. Yung mga baguhan kasi ngayon plastic yung nozzle. Plastic ang mga ito. Ito stainless, kaya mas gusto ko ito. At sa bagay, depende sa paggamit ng tao. Tuloy yung video ko kahapon, yung ginawa kong miniature drill bit. Yun ang unang machine ko, ginawa ko yun, homemade rotary. Pero ang rotary kasi, ang ayaw ko kasi sa rotary, hindi mag-spring na ganyan eh. Ito ay parang spring, kaya mas gusto ko ito kasi kahit anong machine, yung bago ngayon at yung rotary. Yung rotary kasi gumaganon. Ito parang pipitikin yung balat mo eh. Parang pipitikin niya na ganyan. Kaso lang mabigat. Kaya yung rotary mabigat. Ito. Ito yung panglining ko. Mas malakas ang panglining. Yan. Mahigit isang daan ang bili ko nito. Mga 106 euro. Okay na yun. Makita nyo naman yung mas makapal yung back, yung frame. Yan. Ito. Makakapal yung frame. Mahigit isang daan. Kahit yung mura lang, okay. Ito, mura ito. Magaan. Maganda. Parehas din sa mamahaling, may mga 1,000 euro pa. Parehas din yung mamahaling machine na ganito kisa mura. Parehas din. Ito, ginawa ko ito. Pero ang mga ito, bili ko ito. Kagaya nito. Tingnan nyo ang tunog ng, tingnan nyo ang tunog ng, eh. Wala akong sample na kun. Karayom dyan na nakabukas. Tanapon ko na lahat yung mga nagamit. Kasi hindi na pwedeng gamitin yung hindi kagaya noon araw na pwede mong gamitin uli yung nagamit na ipapakulo mo lang. Ayun, ngayon hindi pwede. Siyempre para maiwasan yung sakit. Ang lakas ang panglining ko. Parang pitikin niya yung ano yung balat mo eh. Kaya mas gusto ko ang ganito kaysa yung mga baguhan ngayon. Panglining yan. Kahit na gamitin mong panglining at pangkulay, walang problema. Ito ang pangkulay, mas mahina pero pwede mong i-adjust dito. Dito lang naman ang adjustan eh. Pwede mong adjust dito. Ito. Copper ito eh, kaya maganda ang contact. Yan. Kung yung blurred na kulay, igaan mo lang. Ganun naman ang pagtimpla nito. Kaya kung natuto kayo, matuto kayo sa pagtimpla. Para hindi ma bugbog yung balat, hindi matastas yung balat.
Yan. Oh, ang gandang tunog nito. Kasi nai-adjust ko ng gusto. Pangkulay ito. Pag makita nyo yung itsura ng ito, ng adyasan, tingnan nyo ito. Mas nakatayo yung panglining. Ayan. At tamang-tama sa dulo ng tarog namin dito. Platino. Ito, diba, mahaba. Ang gandang tunog nito. Ito ang mahirap timplayan eh. Ang gaspang ang tunog. Pero ganun talaga. Kahit nung bago ito. Yan. Yan ang magandang pangkulay. Yan. Yan ang magandang timpla. Yung tuner. Ito. Made in China ito. Binili ko lang ng 30 euro. Pero okay yan. Pang lining to. Tingnan nyo yung medyo nakatayo. Yan. Nung binili ko, siyempre hindi naka-tuner. Pero bagong-bago ito. Pero gawang China. Okay lang. Walang problema doon. Madali lang gawin ang mga ganito. Yung mga mamahalin, manual ang pagka-rewind nito. Ito, machine ang nag-rewind. Yung manual kasi, i-rewind mo na ganun, tapos lagyan mo ng shellac. Ididikit niya yung wire sa loob, yung magnetic wire. Tapos ilagay mo na naman yung isang patong, shellac na naman. Yung iba, i-rewind nila, tapos itubog sa shellac. Ganyan lang yan. Ito. Hindi ko ubuksan dahil nakatakip yan. Hindi na pwedeng gamitin yung nabuksan. Hindi kagaya noon, ipapakulo nila. Ito yung panlagyan ng tinta para kunti lang pag may natira, tapon mo. Baking ink. 16 euro ang isa. Baking ink. Maganda ito. Yung gumagamit pa rin ako ng black ink, yung black scorpion. Maganda rin yun. Ito yung panghugas ko. Kapag natapos tatuan, hugasan mo parang may sabon. Yan. Pero ngayon, wala nang nagpatato. Tinigil ko dahil mapagod eh. Ito yung ginawa kong panlagyan ko ng yung plastic na panlagyan ng ink. May nabili akong nozzle na made in yung original, maganda. Makita nyo yung pinagkaibahan. Ito, binili ko ng mura ito. Yung nakumura ako nito. Marami. Mas makapal. Pero ito yung original. Tingnan nyo yung itsura, magka-pergabine, mas makintab yung original. Pero mas malambot kasi pure na stainless eh. Tingnan mo yun. Sa dami ng tinatuan, nagkamarka na yung karayom doon. Yung mga baguhan ngayon na makina, plastic, throwaway ang mga yun. Ayan. Ito yung tawag nito, transformer ko, yung mura lang. Ang mga ito noon, mahal lang ganyan ngayon eh. Dubli, dubli ang presyo ngayon. Binili ko yun ng 35, ngayon, mga 85 ngayon ang mga ganyan. Dito sa Canaria, dahil mahal ang bilihin dito, pati mga cellphone. Yan, nung in-registered ko ang tattoo business noong 2016 sa nandun pa kami sa ibang isla. 60 euro
ang isang oras. Tapos pumunta kami dito sa main island ng Las Palmas. Ganun din. Doon, pero doon ko inayos yung papel ko ng business, tattoo business sa Ventura. Tapos ngayon, ilang taon nang nakaraan, iwan ko kung 100 euro ang isang oras o 80 euro. Kasi nagdubli ano itong mga machine. Dubli ang ba? Price eh. Yung transformer, transformer nga, mas dubli. Noon 35 ang bili ko, ngayon 84, 65 ganun. Kaya yun lang. Pero bihira na ang magpatato sa akin dahil mahal ang tattoo. Yung mga gustong magpatanong maganda, sabihin kong pupunta sila sa shop. Ayaw nila dahil mahal talaga. Yung pinakita ko sa YouTube ko yung tattoo na yun, tinatuan ko yun noon. Kaso lang, nagkasakit ako. Hindi ko na ituloy yung mga shadows. Kasi mahal talaga ang tattoo. Kung gusto mo magpatato ng maganda, maganda ang bayad. Ganun lang yan.